Arlene de la Rosa and the mother of nature, Ma'am Mari Vicragindin. Ayan. Sige po, pakinggan po natin sila. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Jessica. Ayan. So sa ating pong minamahal at masisipag na punong guro, Dr. Arnel Caniero at OIC Assistant Principal, Mr. Samuel Polestico ng Extension Campus, sa napaka-supportive na TLE Department Head, Dr. Judeline Dupitas, Brigada Eskwela Coordinator, Ma'am Charubon, teachers, parents, and students, magandang hapon po at welcome sa ating school-based feeding program. Good afternoon, ma'am. Orientation for school year 2021-2022. Good afternoon, ma'am. Yes po, good afternoon po sa inyo. So ang ating pong paaralan, Holy Spirit National High School, through Brigada Eskwela ay in-implement po itong school-based feeding program para makapag-provide po tayo ng good nutrition sa ating mag-aaral. Na kung saan po ang kanilang nutritional status ay mayroon pong malaking epekto sa kanilang kapasidad upang matuto. So despite po na wala tayo sa kasalukuyan na face-to-face classes, at ngayon po ay isinasagawa natin ang alternative mode of learning, yun nga po yung online and digitized, ang paaralan po natin ay in-adapt itong school-based feeding program para matulungan ang ating mga mag-aaral upang sila ay maging malusog or maging mas malusog, mas masigla at ma-boost ang kanilang immune system habang sila ay nag-aaral sa kanilang mga bahay. So ang objectives po ng ating feeding program, so ito po, school-based feeding program objectives. Number one, to improve good participation and educational outcomes. Number two, to provide nourishment for their growth and development. Three, to enhance and improve their health and nutritional values. So, sino-sino po ba ang mga beneficiaries natin dito sa ating feeding program? Ang mga beneficiaries po natin ay ang mga grade 7 learners mula sa main and extension campus. So, meron po tayong 25 beneficiaries na magmumula sa main campus and 25 beneficiaries naman po ang magmumula sa extension campus. So, ang total po nito ay 50 students, no? 50 beneficiaries. So, paano po natin sila napili? Kami po, ang mga feeding coordinators, ay nakipag-usap at nakipagtulungan sa kanilang mga nakipag-coordinate sa kanilang mga advisors para po ma-identify kung sino-sino ang mga mag-aaral natin na nangangailangan ng nutritional support. So, sa pakikipagtulungan po ng kanilang mga advisors, ay naibigay po sa amin ang mga pangalan ng mga batang ito. Ang pinagbasihan po natin dito ay ang kanilang BMI, yung kanilang height and weight po. Sa BMI po kasi natin malalaman kung normal ba o kulang ang kanilang timbang base po sa kanilang edad. At nagpapasalamat din po kami sa mga gurong tagapayo ng mga batang ito na agarang tumugon sa mga hinihingi po naming impormasyon. So, bali po sa main extension campus ay may kanya-kanyang group chat po tayo, no? Kung saan doon po namin ipopost yung mga updates or announcements or schedule sa ating feeding program. At hindi ko po palalampasin ang pagkakataon na ito ngayong hapon na pasalamatan ang mga tao na naging katuwang natin upang maging posible ang feeding program na ito. So, ito po ang ating mga feeding sponsors dahil po sa kanilang mga donasyon. Maraming salamat po dahil naging posible po ang ating programa na ito para sa ating mga bata. So, para naman po sa schedule, no, malugod pong ipapakilala sa inyo ang feeding coordinator ng main campus na si Ma'am Mari Vicragindin para ipaliwanag at magbigay sa atin yung information patungkol sa mga dapat nating tandaan sa feeding program. So, yun lamang po. Maraming salamat. Ma'am Mari Vic? Maraming salamat, Ma'am Arlene.